Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Amen! Hallelujah, no? Napakasarap po sa pakiramdam na meron tayong Panginoon na naririnig niya lahat ng dalangin natin lahat ng pagpupuri natin at gano'n man ang kalalayong pinagdadaanan namin sa trabaho man yan, sa pamilya man yan, no? At yan ang Panginoon. Kumawag ka lang sa kanya, orin mo siya, no? Iko-comfort niya. Amen! Amen! Hallelujah! So, po ang yung nagkapagsita ngayon, si Kuya Yuli. Maraming salamat po sa oportunidad na binigay ng Panginoon sa araw na to, no? Dahil hindi po lahat nabibigyan ng oportunidad na maghayag ang salita ng Diyos dito po sa pinahan niyo. So maraming salamat po. Alam ko ang Panginoon, no, na magpapala sa atin. So pinagawa, kung ikaw ay pinapakanta, kumanta ka, no? Amen. Kung pinapakasalaw ng Panginoon, kumayaw ka, kung ikaw ay pinagluluto, magluto ka, no? Amen. Dahil doon po sa paraan yun, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Amen! Lahat po ng ginagawa natin ay hindi na buong nakakawalan po ng kabuluhan. Amen! Amen po. Hallelujah. So meron po tayo mga Biblia sa araw na to. Amen! Hallelujah. Matatagpuan po natin yung pag-aaralan po natin ngayon, no, sa Mateo chapter 9 verse 18 to 26. So yung operator po natin nasa. Okay, operator lang po yan. Maraming salamat po. Binigay po sa ng Panginoon sa atin yung Mateo chapter 9 verse 18 to 26. Hallelujah. Dito po, no, sa verse na to, tsaka po natin babasahin po, no? Dito po makikita natin na pinagpapatuloy po ng Panginoong Jesus ang kanyang pagtuturo. Nakakita po tayo lahat ng miracles in Jesus na ang ating Panginoon ay gumagawa po ng himala. Naniniwala po po kayo? Amen! Kasulat po, no? Kapangyarihan laban sa demonyo, laban sa bagyo, laban sa sakit. Maging patutuon, no, ito pong mga patutuon na to ang patutuon nito na siya nga mismo yung Mesaya na sinasabi sa lupang tipan. Sa Old Testament po, no? Sa mga himalang at sa mga himalang to nakikita ng Diyos yung iba't ibang reaksyon ng tao, no? Merong pong naniniwala, merong hindi. Tama po? Amen! Amen. Merong nagsisisi sa kasalanan. Amen po? So, basahin po natin, no, yung Mateo chapter 9. Samahan niyo po kung magbasa. Verse 82 26. Habang sinasabi ni Mateo 9 verse 18 to 26 po, habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, "Kamamatay lang po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipamong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay." Tumayo si Jesus at sumama sa kanya. Gayun din ang kanyang pangalanan. 20. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon lang dinudugo at hinuwakan ang laylayan ng kanyang damit. 21. Sinabi ng babae sa sarili, "Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako." 22. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, nakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Praise the Lord! Noon din gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya na mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Amen. Sinabi niya, "Lumabas muna kayo. Hindi pa patay ang bata. Natutulog lamang." At siya ay pinagtawanan nila. Nang makalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto.
Hinawakan niya ang kamay ng bata at ito'y bumangon. Yes, Lord. Ang pangyayari ito ay ipinamalita ng mga tao sa lupating yun. Hallelujah. Amen. Tayo po ito kayo, no? Amen. Manalangin po tayo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat na may gawa na sa amin sa lupa. Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa mga salita mo. Hallelujah. Ang patuloy na hindi nagbabago. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon naman, sa tekstong to na binigay mo sa araw na to. Mapakinig namin, Panginoon naman. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Yes, Lord. Tunay na wala po kayong magagawa, Lord, kung hindi ikaw ang sasama sa amin, Panginoon naman. Tulungan niyo po kami tumimo sa puso ng bawat isa. At tayo sa oray, Panginoon, na maririnig namin sa araw na to. Lord, itagod po ko sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lamang ang hayag, hindi ang sarili ko, kundi ang salita ko lamang. Opo, Lord. Maraming salamat, Lord God. Tanggalin niyo po lahat ng hadlang sa araw na to sa pakikinig namin. As we rebuke now all the work of evil in Jesus' name. Hallelujah. The spirit of destruction. Hallelujah. It's more late now na makikinig kami ng may atensyon sa iyong mga salita. Dahil ng iyong mga salita ay buhay at sa Biblia ay direksyon sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. Binabalik namin ang mga kami sa papuri. Magpasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Makaupo na po ang lahat. So, dito po sa teksto nito to, makikita natin si Jesus po ay hindi lamang nagpapagaling ng bagyo, hindi lamang nagpapagaling ng sakit, ngunit siya po ay bumubuhay ng patay. Amen. Ulit ko po, no, hindi lamang po siya nagpapagaling ng sakit, kundi siya po ay bumubuhay ng patay. Amen. Ganun po. So, pwede po matignan niyo yung katabi niyo. Amen. Bumabang ay... Amen, no? Buhay na buhay. Ano po tayo kita nyo sa kanya? Sa tingin nyo po ba, natatakot po siya pumakay? Hindi. Takot ka ba, Weng? Hindi. Sino po ang takot na mamatay? Taas po ang kamay. Sino po dito ang hindi takot mamatay? Amen. Sino po yung hindi nagtaas ng kamay? Amen po, no? Siguro ang ano po, no? Mga hindi takot mamatay. At sino po ito? Ito po yung mga Kristiyano. Tayo po, no? Amen. Hallelujah. Sino dito ang hindi takot mamatay pero takot sa patay? Ako po, no? Sino ang takot sa patay? Ano daw yun? Sino hindi matakot mamatay? Hindi ka takot mamatay. Pero takot niya sa patay. Alam mo yun, kapag nasa kabaho yung paano mo sa buhay, ano? Tapos pa, ano mo na lang, boh! Gugulog ka lang, parang... Then po. So, yung mga natatakot po sa pataya po yung mga nanonood ng horror movies. Kaya, huwag po tayo manood ng horror movies. Amen. Maraming tao, kapag hindi naiintindihan na may buhay na walang hanggan, takot mamatay, di ba? Amen. Sa amin po, kung nalalaman niyo po, no, ang lolo ko po, namatay po siya kahapon lang. Kahapon lang po ang lolo ko. Sa binos ko po sa Facebook. Expected na po namin kasi mapagla na po siya. 78 po kasi mahina din po siya. Opo. Pero tangkap na po namin kasi alam po na wala nang kapighatian dun sa langit. Alam namin na pinatanggap na po namin siya sa Panginoon. Tinanggap na niya yung Panginoon. Hallelujah! Hindi na po kami natatakot na mamatay man siya. Comfortable na po kami. Ano po yung family ko po. Kung ano po.
Imbis na 21 po yung uwi ko, mapapaaga po April 17 po. So, kasi po, sa 18 po naka-schedule po. So sabi ko po, papapalang ko po sa boss po sa Sunday. So lobin po ng Panginoon. So yun po. Sabi ko po, pinapauwi nga po ako ng mother ko agad, ng father ko. Sabi ko, kung umuwi naman po ko dyan, hindi naman po mabubuhay si Lolo. Amen. Kaya, po, kaya ang alam lang po natin, masaya po tayo dahil hindi po sa event na napunta. Amen. Ang Lord, kasama niya ang Panginoon natin. Amen. 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 Hallelujah. So, may kilala po ako na matatang mga elder po, no? Sabi nila, Yuli, gusto ko na umuwi. Sabi ko, ha? Bakit gusto niya po umuwi? Gusto ko na umuwi sa heaven. Ah. Saan ka pupunta? Gusto ko na umuwi sa heaven ng mga elder po na sa church po. So, ang tao po, ang naturalisa po ng tao ay takot po sa kamatayan. Naniniwala po ba kayo? Yes. Amen. Hallelujah. Sa texto po nito, no, meron po tayong dalawang senaryo na magkalugto na ating pagbubulay-bulayan ngayong araw. Ang pinagaling na babaeng dinudugo at ang anak na binuhay ng anak ng Hudyo na binuhay ng ating Panginoong Jesus. Kung makikita niyo po sa texto, meron po itong dalawang story. Sinabi po yun na magkadugto. Yun po, yung babaeng dinudugo tsaka na pinagaling ng Diyos at saka yung anak po ng Hudyo na binuhay ng Panginoon ng ating Panginoon Jesus. Amen po. Amen. So meron po akong 2 points na na-observe po sa texto po, no? Amen po. Sa Matthew 9 verse 18 to 26, nangyari po ito, pinayag po ito sa Matthew 9, pero po, mababasa niyo po yung pinaka-detail niya sa Mark chapter 5 tsaka Luke chapter 8. Nandun po yung detalye na mababasa po natin. Number 1 point po, no, na observe ko po, si Jesus po, tumutugon si Jesus sa pananampalataya. Amen. Tumutugon si Jesus sa pananampalataya. Amen po. Amen. Naniniwala po ba kayo na tumutugon si Jesus sa pananampalataya? Amen. Sino po may pananampalataya ng Jesus? Amen. Amen. Sino po nakakalam ang word na pananampalataya? Alam niyo po ba yung word na pananampalataya? Amen. Yung pananampalataya, ito po yung naniniwala ka kahit hindi mo pa nakikita ang pangyayari. Amen! Amen po. Kaya niyo po bang maniwala na nandun ka sa sitwasyon na hindi mo kayang paniwalaan kasi wala pang nangyayari ganun? Amen! Sa tingin niyo po, maniniwala po ba kayo? Amen! Amen po. Basahin po natin sa Matthew chapter 9 verse 18. Mas maganda po ito kung babasahin natin sa English yung pinakauna. Mark, sa Mateo po, no? Ang buklat po ng Mateo ay makikita nyo po sa first book po sa unang sa New Testament. Amen po. Mateo chapter 9 verse 18. Sabi po, no, while he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler and worshipped him, saying, my daughter is even now dead, but come and lay thy hand upon her and she shall live. Behold. Ano po yung, bakit po behold? Behold means something to be noticed po. Bakit po nilagay ng Diyos na behold? Ibig sabihin po, mapagmatsyag ka, behold. Amen po. So gusto ko pong bigyan ng diin po yun, oh, behold. Behold, there's a ruler.
ruler. He was an arch synagogue. Na yung ruler po, yung Hudyo po na sinasabi dito, hindi lang po siya basta Hudyo. Naniniwala po ba kayo doon? Siya po ay isang ruler. He was an arch synagogue. Yung arch synagogue po means pinakamataas po. Parang bishop. Parang archbishop po. He was a chief of synagogue. Highest religious ranking official in synagogue. Yung po yung ibig sabihin ng ruler. Ano pong pangalan niya doon? Siya po ay si Jairus. Jairus. Amen po. Kasi po, sapagkat bakit po behold, nakakabigla, kailangan inotice. Bakit po? Kasi po sapagkat sa pagkakapunta niya kay Jesus, makikita niyo po, no? Yung ruler, siya po'y pumunta kay Jesus. Bagamat siya po ay isang official, alam po natin na ang arch synagogue, ito po yung kalaban ni Jesus. Siya po yung salungat sa hindi naniniwala kay Jesus. Amen po? Amen. Pero pumunta siya kay Jesus nung sa tekstong po ito. Pumunta siya kay Jesus. Amen po? Bakit po siya pumunta kay Jesus? Amen po? He's a ruler. Yung ruler po, kung pupunta siya kay Jesus, kalaban po siya ni Jesus, no? Pero bakit po siya pumunta? Pumunta po yun, maaari siyang matanggal, tama po? Maaari siyang matanggal sa posisyon. Kapag pumunta, yun doon po, yung mga ruler na, mga archbishop doon, mga ano, kapag pumunta siya kay Jesus, medyo nangangali po yung posisyon niya. Tama po? Amen. Siyempre kapag yung kalaban mo, umunta kasi sa kalaban, parang isang nagtaksin ka na sa... Tama po, isang traidor. Amen po. Amen. Kapag yung po, no? Pari siyang matanggal. Kapag pumunta kay Jesus, medyo nanganganib po yung posisyon niya. Hindi lang siya lumapit kay Jesus. Siya ay lumapit at lumuhod at sinamba si Jesus. Lord, amen. Amen po. Isang archbishop, ruler po, synagogue, arch-synagogue po, yung panahon na yun, pero bakit po siya lumapit kay Jesus? Dahil siya po ay may pananampalataya. Narinig niya po, narinig niya, kaya mahalaga po na pinoproclaim natin si Jesus, mahalaga po yung evangelism kasi yung mga hindi nakakapaniwala na si Jesus ay tagapagligtas, nagpapagaling ng sakit, bumubuhay ng patay, malalaman po ng hindi tagap nananampalataya. May kita niyo po, no? Siya po ay nananampalataya. Siya po ay may pananampalataya kay Jesus. Di niya po alintana ang sasabihin ng mga tao. Dito po, may kita natin ng nakikita ng Diyos yung pananampalataya nila sa Panginoong Jesus. Kapag si Jesus ay tumutugon sa mga gantong klase ng pananampalataya, sabi niya, sabi po nung ano dito, no? Sa verse 18, no? Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Pero kung makikita niyo po sa Book of Mark, buksan niyo po, no? Sa Mark chapter 5, verse 22. Makikita niyo po doon, no? Hindi pa, nung pumunta po siya kay Jesus, hindi pa po patay yung anak niya. Na, malapit pa na, naging ano pa lang po. No? Makikita niyo po dito, no? Ang anak, sinabi ng Mark 5.22, pakibasa po. Mark 5.22, naroon din ang isang tagapamahala ng sinaguga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, sa'y lumuhod sa paanan nito. Amen. 22 po? Yes. Amen po. Nang pumasok ang anak na babae, nagsaya. Naroon din siya. Sa'y lumuhod.
Ngayon po, no, sa 23 po, may kita mo natin nagmamakaawa, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Hindi pa po patay. Amen. Amen po. Amen. Dahil po yun sa desperasyon niya, na gustong niya mapagaling yung anak niya, no? Lumapit po siya kay Jesus. Amen po. Amen. Siyempre po, kapag may bata tayo, like po si Amira, amen po, no? Makikita natin yung anak mo, magsasayaw, diba, patutugtugin mo yung kahit anong tugtog, no? Gaganong gano'n lang yun. No? So, amen po. So, he needed help desperately. Amen po. Amen. Jairus have a humility character po sa teksto po. So, merong nagsuong sa kanya para lumapit kay Jesus. Kahit mahirap lapitan si Jesus dahil sa kanyang desisyon, yung kanyang anak na 12 years old ay naghihingalo po. Nalaman niya na si Jesus na lamang ang natitirang pag-asa upang gumaling ang kanyang anak. Amen. Minsan, no, ang Panginoon Diyos, dadalhin tayo sa isang sitwasyon na napaka-desperado na, na kahit ano ang ating gagawin upang tayo ay tulungan ng Diyos. Amen. Dadalhin ka ng Diyos sa isang sitwasyon na wala nang kapag-asa, na si Jesus na lamang yung choice mo. Amen. Amen po. Amen. Na wala ka na malapit ang kahit kaibigan mo, kahit asawa mo, kahit best friend mo pa yan, no? Kundi dadalhin ka ng Diyos sa sitwasyon na siya nalang na lalapitan mo. Amen. Kalimitan, no, ang paraan ng Diyos para tayo lumapit sa Kanya ay yung mga problema at pagsubok. Amen. Pagsubok sa ating buhay. Ngunit makikita sa gitna ng pagsubok ang tunay na napananampalataya ng isang tao. Amen po. Amen. At yan, pananampalatayang yan na merong risk, merong halaga kay Jairus. Nakita po ng Diyos yung risk na ginawa po ni Jairus. Ni-risk niya yung position niya. Ni-risk niya yung title niya para doon sa kanyang anak. Amen po. At yung pananampalatayang yun, yun po yung kinalugdan ng Diyos. Ito yung inonor ni Lord at kinilala ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen po. Sa inyong buhay po, no, sa ating buhay, are we willing to risk everything sa panahong desperado po? Sa panahong desperado ka na para lang sa Panginoon? Amen. Kaya niyo po ba i-risk yung title po, yung kung ano mang meron ka, professionalism mo, kung anong kaya mo i-risk yun. Amen. So si Jairus po, no, namatay ang kanyang anak. Ngunit nananampalataya siya na mapapagaling at kayang buhay ng Panginoong Jesus ang kanyang anak. Bakit ko po nasabi yun? Kasi po, wala siyang doubt, wala siyang tanong-tanong. Si Jairus po, wala pong tanong-tanong. Wala pong tanong-tanong na sabi po sa verse 19, no? Verse 19, Matthew 9, verse 19, basahin niyo po. Verse 19. Matthew 9, verse 19. And Jesus arose and followed him, pursued his disciples. And Tagalog at si Jesus ay nagtindig at sumama at si Jesus sa kaniya, pati ang kaniyang mga alagad. Sorry po. Verse 18 po. Sabi, no, ipatong ninyo ang kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. Sinabi niya, ipatong mo niyo po ang inyong kamay at siya'y mabubuhay. Hindi siya po nagtanong, no, Lord, kung ipapatong niyo po yung kamay mo, sa aking anak, mabubuhay po ba siya? Hindi po siya nagtanong. Tanungin niyo po siya.
Sabi niya, Lord, hindi po siya natanong, Lord, kung ipapato ko ba yung kamay mo sa aking anak na may sakit at namatay, no, mabubuhay po ba siya? Direkta po siyang nag-request kay Jesus, Lord, ipatong mo lang yung kamay mo sa anak ko, ito po yung buhay. Amen. Amen po, dahil po siya, ayun pala ng palataya. Amen. Amen po. Amen. Hallelujah. Wala akong pagdududa. Sa inyo po, sa buhay po natin, ganun ka ba? Ganun po ba tayo? Lord, kung ako po ba'y nakanta, kung ako po ba'y magluluto, Lord, pagpapalain mo ba ako? Ganun po ba tayo? May tao po ba tayo? Lord, kung magtatayos po ba ako, babalik po ba sa akin yung 100%? Although nakalagay na sa Bible, no, sa Malakay 3, chapter 10, no? Ano po sabi doon, no? Bring your tithes into the storehouse. And then? And I will pour out the blessings. Pour out the blessings. And pour out the blessings. Amen po. Ganun po ba tayo na, Lord, kapag binigay mo yung tithes and offering ko, ibibigay mo ba sa akin itong, ano, yung kotse, yung... Lord, kapag nag-test pa ako, ibibigay, pagkagaling mo ba yung anak ko? Ganun ba tayo? Pananampalataya po. Ito po yung nakita ko po kay Jairus. May pananampalataya po siya kay Jesus. Amen. Amen. Amen po. Tignan niyo po ha, siya po yung isang heart bishop po. Siya po yung isang ruler. Amen. Pero nananampalataya po siya kay Jesus. Amen. Hallelujah. Amen po. So meron pong mga verse noon na nagpapatunay na si Jesus po, ang Panginoon natin. Sabi po noon sa Psalms chapter 147 verse 6, the Lord sustains the humble but cast the wicked to the ground. Amen, amen po. May humility character po si Jairus. Nagpatira pa po siya sa Panginoon. Although meron siyang title, nagpatira pa po siya sa Panginoon. He humbly bowed himself to the Lord because he have faith that the Lord Jesus Christ will give what he need. Amen po. Amen. Amen. Sa inyo po, no, ano po bang sitwasyon natin sa buhay? Lagi po natin sinasabi na ang pangunahing sandata na ating kaaway, no, ang pangunahing ay yung pahingain ng ating loob. Tama po ba yun? Yung pangunahing sandata ng kaaway po, yung pahingain natin, pahingaan niya, yung loob natin, discouragement po. Ay, wala na to. Kahit si Lord, siguro, di ka na to. Ang Kristiyano, hindi takot mamatay. Kapag sinabi po ng Kristiyano na mamatay na yan, okay, tiyari natin yan. That is a sign of weak of faith. No? Ayoko magbigay kasi hindi naman ako sinasagot ni Lord. Akin na to. At least may meron akong allowance. Nagpapadala pa ako sa Philippines, no? Sa mga magulang ko. Akin na to. Ako magbibigay. Amen po. Amen. Hallelujah. Pero si Jairus po, no? Anong sabi ni Jairus? Lord, makialam ka lang dito. Lord, makialam ka lang dito, mabubuhay ang aking anak. Lord, makialam ka lang dito. Gusto ko pong makita ang Eplo dito, no? Yung pananampalatayang nakakapagbigay ng matinding papuri sa Panginoon. Yung pananampalataya na parang imposibleng mangyari po. Amen po. Meron po bang bagay sa'yo ngayon na hindi ka naniniwala na kayang ayusin o galawin o pakailaman ng Panginoon? Meron po ba sa buhay nyo, sa buhay natin ngayon? It's either yung asawa mo may sakit, yung anak mo drug addict, amen po, bagulo ang buhay, amen po, no? Meron ka ba sa sitwasyon mo ngayon sa araw na to na may doubt ka pa rin sa Panginoon? Amen po. Kaya si Jesus ay tumugon sa pagkatuwa kay Jairus. Amen po. Dahil Amen. Sa kanyang pananampalataya. Amen.
Kaya nga po, no, nung binasa ko ito, na-amaze po ako kay Jairus. Sabi nga, no, kapag ikaw ay natasang magturo, hindi lang ikaw, hindi lang yung makikinig yung matututo, pati ikaw. Dahil, dahil para sa'yo rin yung message na nilaan ng Diyos. Amen po. Amen. At dahil sa kanyang paglalagay sa delikadong sitwasyon, dahil sinamba niya ang kalaban ng Hudyo, at dahil sa pagpapamalas ng pananampalataya sa kabila ng imposibleng mangyari, nabuhay po ang anak po ni Jairus. Amen. Nabuhay po. Amen po. Amen. Hallelujah. At sa verse 19, makikita niyo po, tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang alagad. Jesus responded. Amen po. Jesus responded at makikita natin na si Jesus ay tumutugon sa mga nananalig sa kanya. Tumutugon si Jesus sa pananampalataya. Amen po. So, patuloy po tayo sa verse 20. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang babaeng 12 taon ng dinudugo at hindi at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. So, makikita niyo po, no? Pasunod na si Jesus doon kay Jairus kasama ng mga alagad, no? Pero ang ano po ng sobrang crowded po noon. Kung makikita niyo po, no, sa teksto, no, paparating pa lang po si Jesus doon sa baybayin. Sinasalubong niya po siya ng maraming tao. Amen. Amen po. So, kung may imagine niyo po, no, siksikan po, ito po si Jesus, maraming tao po diyan, siksikan po. Amen. Amen po. Amen. Habang sila ay naglalakad, verse 20 po tayo, na nasusundan po ba natin? Amen. Amen po. Sa, at habang sila ay naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus sa isang babaeng 12 taong na dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. So may interruption po, may commercial. So dito no, makikita natin na may delay. Naniniwala po ba kayo na sadya pong dinidelay ng Panginoon yung pangyayaring yun? Amen po. May purpose po ang Panginoon. Sabi po, no, at yon ay sadyang hinayaan ni Jesus sapagkat alam niya dun sa patay. Amen po. Dito po, patay po. Pero sinabi ko po kanina na naghihingalo po yung bata. Makikita po natin. Makikita po natin. Amen po. So, sadyang hinahayaan ni Jesus ang delay sapagkat alam niya doon sa patay na maraming tao at may gagawin siyang miracle po. Amen. Siyempre po, kung pupunta agad siya doon, hindi po makikita ng maraming tao na siya po ay buhay ng patay. Amen po. Amen. So, meron pong intensyon ng Panginoon. Amen po. So, pinapakita po dito, no, kung yung pagpapala na iniintay mo. Amen po. Dinidelay siya ng Panginoon. Meron purpose ang Panginoon kung bakit hindi pa ito nagagalap. Amen. Kaya wag po kayong ma-discourage, no, kung dito po, panalangin kayo ng panalangin, pray kayo ng pray, fasting kayo ng fasting, no. Lord, bakit hindi mo pa binibigay yung nakalaan para sa amin? Amen po. Lord, bakit dinidelay mo pa? Tapat naman ako sa iyo sumusunod. Kapatid, mayroong nakahanda ang Diyos na mas malaking bagay para sa iyo. Amen! Amen. Hallelujah! So yun po, because He wants people to see what He was going to do. Gusto niyo pong makita ng Panginoong Jesus na maraming tao po ang makasaksi sa gagawin niyang pagbubuhay doon po sa anak ni Jairus. Amen po. Amen. So may divine intervention po. Ang Panginoon po talaga dito ay nagpapaistorbo. Pwede naman po niyang sabihin na
Okay, gumaling na yung ano, yung isang yung babae tinutugo. Okay, galing ka na. Sige, uwi na ako. Punta na ako doon sa'yo. Di ba po, in-entertain niya po yung babae tinutugo. Tama po. Amen. So, patuloy po tayo. Upang mapag-aralan natin at bakit po yung textbook to, no, binigay po ng Panginoong Jesus. Upang mapag-aralan natin at makilala yung Panginoon natin na Panginoon natin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo sa loob po natin. Amen po. Amen. Amen. Lord. Binigay ang tekstong to upang mas makilala pa natin ang Panginoong Jesus Kristo. Amen. 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 Kaya mga ate, mga kuya, mamis, kaya kung kayo po nanghihina, no? Kaya po nanghihina, maraming Kristiyano ay hindi dahil wala po silang natatanggap na tulong sa Panginoon, kundi di nila alam kung ano yung nasa kanila at ibinigay sa kanila ng Panginoon. Amen po. Amen. At you know the same Jesus Christ na nilapitan ni Jairus at nung dinutugong babae ay same Jesus Christ na dinadasalan natin ngayon. Naniniwala po ba kayo? Amen. Hallelujah. So patuloy po tayo sa verse 20. Habang sila naglalaka, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babae 12 taon na dinudugo. Amen po. So bakit po kaya makita po natin, no, yung si Jairus nagpatira pa siya sa Panginoon, sa harap ng Panginoon. Pero bakit po itong 12 taong babae na inaasahan, na inaagasan po ng dugo, bakit po sa likuran siya ni Jesus dumaan? Patingin niyo po, bakit po sa likuran po siya ni Jesus dumaan? Pwede naman po sa harap. Kasi po, mababasa niyo po, no, doon sa Leviticus chapter 15 verse 25 to 27, amen po, in the law of Moses, with her kind of illness, yung pagdudugo po ng babae, kapag nagkaroon siya ng direct contact with other people, kung ano man ang bapuan niya, mahawakan niya, madikitan niya, ito na po yung ritually unclean. Madumi na din po yung tao na mahahawakan niya o makakatabi niya. Amen po. So, doon po tayo dun sa babae po na dinudugo na ni Jesus. Nakakasunod po ba ang lahat? Amen. Yung po, no? Leviticus chapter 15 verse 25 to 27, when a woman, kung makikita niyo po, basahin po natin in English po. When a woman is a discharge of blood for many days at a time other than her monthly period. So, alam po natin na ang babae po, dinadaknan po ng period. Amen po. Pero dito po, no, kapag ang babae po nag-discharge po ng mas matagal pa doon, mas isang buwan, she will be unclean as long she has the discharge. Any bed she lies on while her discharge continues will be unclean as is her bed during her monthly period. Anything she sits on will be unclean as during her period. Whoever touched them, sa Leviticus po ito, whoever touched them will be unclean. He must wash his clothes and bath with water. Lopoto ito ni Moses. Ang panahon po yun, no? So, gano'n po katindi. Kapag nadikitan ko po nung babae nagturugo. Amen po. He must wash his clothes and bath with water and he will be unclean. Yung po, no, kapag nadikitan ko po nung babae na dinudugo, dadaan ka po sa 7 days na process spiritually to be unclean. Ganun po kalala yung kaya takot, kaya po
Pinagtatabuyan po yung babae ito doon po sa society nila. Amen po. So, dito po the lady doesn't have the chance to be part of the community or society. Tinatabuy po sila. Wala po sila sa bayan, tinatabuy sila sa malayo. Amen po. Ngayon, itong babaeng tinutubo ng halos 22 taon na katulad po ni Jairus, no? Nagpamalas din po ng pananampalatayang matindi. Bakit po? Bakit po nasabi yun? Na meron din po siyang pananampalatayang matindi. Sapagkat nalaman ng mga tao na ang isang tinutubong babae ay pumasok sa bayan. Kasi po kapag nahawak po ng babaeng dinudugo, yung taong nahawak, yun po, unclean na rin. Yun po, sabi ko po kanina. Kaya po siya, tahimik po siya lumapit kay Jesus. Dahil natatakot siyang malaman ng mga tao na lumalapit siya na may karumihan na ayon sa kanilang tradisyon. Amen po, ikaw po yun, no? So, nalintulad po siya sa may ketong. Amen po? Kaya delikado po yung babaeng ito. Baka siya batuhin, baka siya gulpihin, o baka po siya patayin. Makikita niyo po yun yung pananampalataya niyo po, no? Wala na po sa chance. Makikita niyo po sa Mark chapter 5, verse 26. She had suffered many things from many physicians. She had spent all she had and she was not bad, but her rather grew or worse. Marami na po siya nilapitan, itong babaeng nadudugo na ito, no? Lumapit siya sa mga eksperto, ginamit niya lahat ng kayamanan niya upang gumaling lang siya, no? Pero ano po nangyari sa kanya? Mas lalo pa po naging worse yun. Until one day, nakita niya, narinig niya, nabalitaan niya na there is Jesus. Amen po, na nagpapagaling ng masakit. Amen po. Amen. At kung makikita niyo po doon, yung crowd po, siya po'y nakikipagtulakan po. Nakatago siya habang nakikipagtulakan po sa mga tao doon. Amen po. Para lamang, sabi niya po, ano pong sabi niya? Mahawakan ko lamang ang kanyang damit. Ako ay gagaling na ako. Meron po ba tayong pananampalataya ngayon? Amen po? Amen. Makikita niyo, kahit yung siksikan na nasusuntok siya, nasisiko siya, andun pa rin siya, pinipilit niya po na makaabot sa laylayan ni Jesus. Amen po? Amen. Sa atin, Lord, sa mga dumarating nating problema sa buhay, pinipilit na, yung mga tao po, it symbolize, dito po sa story, symbolize yung mga problema po natin. Na gano'n po kahirap, gano'n po kalaki yung problema mo, basta magdasal ka nga ng palataya nga si Jesus, sasagutin niyo yung panalangin. Amen! Amen. So, yung babae po siya, maabot niya lang yung laylayan ni Jesus para gumaling po. Sa atin, no, naniniwala ka ba, nagpupush ka ba, nananalangin ka ba, sumusunod ka ba sa Panginoon para lang yung hinihiling mo sa Panginoon ay maibigay na? She pushed through. Amen po. So, pinagaling po siya ni Jesus. Ang mabuting balita po, no, Jesus is the same yesterday, and He is the same forever. Sabi niya, no, the word will pass away, but my word shall live forever. Amen. Amen. Amen po. So, patuloy po tayo.
Taas po ang kamay. Huwag mong inaantok. Wala. Hallelujah. Amen. Amen po. Kaya tahimik na lumapit ang babaeng dinusok ito kay Jesus. Amen po. Amen. Sabihin niyo, di ba marumi ka? Bakit ka lumalapit? Ba, yun po ang ano, baka natatakot po ang babae. Di ba marumi ka? Bakit ka lumalapit? Siyempre po, ang babaeng ito, nananampalataya siya, pero nung ano no, may nag-ano rin siya na natatakot din ang babaeng ito na kapag humingi siya ng tulong kay Jesus, at nalaman ni Jesus na siya, na isa siyang madumi sa kanilang reliyon, siya ay tatanggihan ni Jesus. Pero hindi po yun ang nangyari, no? Sabi po ni Jesus, kaya ang sabi niya, lumapit po sa likuran ko, no? Sabi po sa Mateo 9:21, mahawakan ko lamang ang kanyang laylayan, gagaling ako. Amen po. Amen. Di mo nasasabihin kay Jesus. Di mo nasasabihin. Kapag sinabi ko na ako'y dinutugo, baka magulat yung mga tao. Amen po. Sabi ng babaeng to, no, hindi ko nasasabihin kay Jesus na ako'y dinudugo. Basta lalapitan ko na lang siya at ako'y gagaling. Amen. Kasi po, nagpapakot po siya na kapag nag po siya kay Jesus na hindi pa siya magaling, magugulat po, ha? Dinudugo ha? Baka po siya mapaalisin ng mga tao. So, yun po, no. Nakakuha niyo po ba yung sitwasyon? Amen. Kinukumpara po natin ang dalawang taong ito na may dahilan kung bakit lumapit po kay Jesus. Ngunit sa tindi ng kanilang desperasyon at pananampalataya, pinagsapalaya nila ang kanilang gagawin na sa tingin nilang delikado po. Amen po. At magkakaroon ng malaking impact sa buhay nila. Ngunit lumapit sila kay Jesus. Amen po. Ano pong gusto ituro ng Diyos? Alam niyo po na may Alam niyo po, no? Ano po ito ang gusto ituro ng Diyos dito? May mga elderly po sa amin lumalapit minsan po sa church namin. Sabi po nila, ay, di na ako mapapatawad ng Diyos. Mga kabataan po, no? Mga nakikita, mga napupuntaan namin, mga sakalsada po, no? Sinasabi sa amin, mag-addict ako, hindi na ako matatanggap ni Lord. Pamilya ko, wasak na yun eh. Hindi na ayusin yun ni Lord, wasak na yun eh. Pataayusin pa. Amen po. So, tinuturo po ng Diyos dito na lalo mong aminin na ikay marumi. Amen. Na lalo mong aminin na ikay makasalanan po. Amen. Lalo mong aminin na meron kang pangangailangan sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen po. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, ang pinipili ng Diyos ay yung mabababa loob. Ang pangbaba po. Amen. Amen po. Hallelujah. Sa Hebrews 11 verse 6, nakikita niyo po, without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is and God and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen po. Amen. Hallelujah. Sa sinasabi din po sa Psalms chapter 15 verse 15, call upon me in the day of trouble. Amen. And I will deliver you. And you shall glorify me. Amen. Amen po. Amen. Napakasarap yung basahin ng mga pangako ng Diyos. Amen. Amen po. Nananampalataya po ba kayo? Amen. Sa Panginoong Jesucristo. Amen. Amen po. Amen po. So,
Dako po tayo sa pangalawa, no? Two points po. Kaya pagalingin ng Diyos. Ng Diyos. Ng katawan at kaluluwa. Amen. Amen po. Dito po sa teksto nito, no? Sa Mark chapter 5, verse 26. Lilipat po tayo, no? Kasi yun po yung detalyado na nakasaad po doon sa Mateo chapter 9 verse 18 to 26. Natakel din po siya doon sa Mark. Amen po. Mark chapter 5 and Luke chapter 8. Basahin niyo po. Ikita niyo po yung galing po doon. Amen po. Mark 5 verse 26. Verse 26. Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Amen po. So dito po, no, makikita niyo po na dito po sa verse 28, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. And then 29, agad nga tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Verse 30, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya bumalik siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyo napakaraming nagsisiksikan sa paligid nyo. Bakit po ninyo itinatanong kung sino po ang humipo sa damit nyo? Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Amen po. So pinagaling na po ni Jesus yung... Amen po. Pinagaling po ng ating Panginoong Jesus ang babae sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Nakikita po dito to, no? So, siya'y nanginginig sa takot at na lumapit kay Jesus, nagpatirapa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Amen po. Praise the Lord. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling. Amen po. So, meron, nag-consume na po tayo sa oras, no? Isang oras pa po. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Hallelujah. Baka sarap po, no? So, yan, no? Ano pong sabi? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So pinagaling po siya ng Panginoon. Sa, pero, tinignan ko po dun sa Greek. Ang sabi po ni Lord, no? Ya umay. Sabi po dun, ya umay. Means, Greek po, means, sabi po ng babae, no? Mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. Na-search ko po, ya umay. Yun po yung Greek word, ya umay. Ako po ay gagaling. Pero ang ginamit po ng babae, sotso. Sotso meaning po, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako ay masasagip. Masasagip po. Hindi lamang po kagalingan physical, kundi po kagalingan din spiritual. So, spiritual po. Amen po.
Yun po yung, so ibig sabihin nun, siya ay lumapit kay Jesus at siya ay pinagali spiritual at physical. Amen po. Amen. So dito po makikita natin, no? Inaasahan ng babae na siya ay katuwa. Inaasahan po ng babae na hindi siya tatanggapin ni Jesus. Amen po. Amen. Natatakot siya na baka sabihin ni Jesus na bakit mo ako inuwakan? Ikaw ay isang marumi. Amen. Pero ano po ang ginawa ni Jesus? Imbis na ipagkatuwa, no? Imbis na pagpapaalis sa kanya, ay binalingan siya ni Jesus at sinabi, lakasan ang iyong loob. Sa English po, have courage. Amen. Have courage. Sabihin mo sa katabi mo, have courage. Have courage. Amen. So napakasarap pong malaman. Amen po. Amen. Sa Panginoon, no? lalo na sa Panginoon, nalalapit ka, hindi mo alam na iba kay pagkatuwa ka. Kasi mga tao sa paligid mo, pinagkakatuwa ka, tinataboy ka. Pero kapag lumapit ka kay Jesus, sa Panginoon natin, tatanggapin niya. Tatanggapin ka niya. Amen po. Amen. Amen. Yun po ang sinasabi dito. No? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang Diyos natin, no? Dito, no? Handa siyang pakinggan ka, handa siyang pakinggan lahat ng problema mo, suliranin mo, kahit hindi ka naniniwala. Amen po. Pero, makikita niyo po, yung babaeng to, siya po ay pinagaling ni Jesus. At sinabi pa, no, have courage. Yan po ang ating Ama. Amen po. Amen po, na kung sino yung, ang Diyos po, na kung sino po yung kinakatuwa at tinataboy, yun po yung pinipili ng Diyos. Amen! Amen! Kaya po, sa tingin mo na kung ikaw ay makasalanan, kung ikaw ay isang mababang tao, walang pinag-aralan, kapatid, isa ka sa pinipili ng Diyos. Bakit po? Dahil gusto niya, ang pangalan niya ang mataas, hindi ang tao. Amen po. Amen. At patuloy po tayo. Sige po tayo. So yung po, no, nasa nga istorya po na tayo, no? Doon na po tayo sa verse 23. Pagdating ni Jesus, Mateo po tayo, para doon po tayo mawala. Verse 23 po. Mateo 9:23. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Bakit po yun? Natanong niyo po ba bakit may nagkakaingay po doon? Dahil po si Jairus po, di ba? Siya po'y mayaman na tao. Siya po'y tagapamahala. Siyempre po, maraming pera. Ibig sabihin po, maraming nagpapalakas sa kanya. For example po, sa isang konsehal, sa isang mayor po, maraming kadikit po yan na, alam niyo po, sip-sip, minsan. So, marami po doon nagpuntahan na upang makiramay. At nagsasaya. Di ba po sa atin sa Pilipinas, kapag po may patay, may bidyoke, may banda, kung ano-ano po ginagawa, di ba po? Sa ngayon, may gambling po. Sa, ano po, sa, dati, po sa... Noong dati, hindi. Sa ngayon na lang. Yun po. At sa, nakikita po namin sa, nakikita po sa mga kapitbahay namin, ganun po, yung kapag konsyal po, yung anak na konsyal, yung namatay, meron po yung mga pabanda, may bidyoke, may kung ano lang pong ginagawa, meron pong professional mourners, kung itawag yung taga-iyak po dun sa... Totoo po yun, nangyari po yun. Dahil nakasulat din po yun sa Bible. Amen po. Amen.
Nagkakain na po sila. 24, sinabi niya, lumabas muna kayo. Hindi pa patay ang bata, natutulog lamang. At siya'y pinagtawanan nila. Nang mapalabas ang mga tao, pumasok kay si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y umangon. At ang pangyaring ito'y itinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon. Amen po. Amen. May kita niyo po sa Mark chapter 5. Verse 42. Noon din bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Ano po? Noon din bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Amen po. Nakita niyo po doon, nakita po ng lahat yung miracle po na ginawa ni Jesus. Dahil po sa panahon na yun, hindi pa po na, wala pa po nabubuhay na patay si Jesus. Ito po yung pinakauna. Amen po. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus. Tingnan niyo po ha. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Amen po. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng mga kain ng bata. Pero ano pong sinabi po sa chapter sa Mateo? Ang pangyayari ito ay pinanggalita ng mga tao sa lupaing iyon. Hindi po mismo yung pamilya ang nagsabi, kundi po mismo yung mga tao nakasaksi sa ginawa ni Jesus ang nagpamalita po. Amen. Amen po. The power of testimony ng last ano po natin. Amen. The power of testimony. Buhay mo po as a Christian. Hindi po ikaw mismo yung magsasabi. Kundi ang mga tao na nakakilala sa iyo at nakakakita. Amen. Sila po ang magsasabi na ikaw ay isang Christian. Amen. Amen po. Sa mga Kristiyano, sinasabi mo na Kristiyano ka, ngunit iba ang ginagawa mo. Sabi nga no, na ikaw ay isang damo. Di ba? Pero kung ikaw ay Kristiyano, at ikaw ay isang lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, hindi ikaw mismo ang magsasabi na ikaw ay anak ng Diyos. Yung mga nakakita sa'yo, nakakahalubilo mo, makakatrabaho mo, kaklase mo. Amen. May sila magsasabi sa iyo na ikaw ay isang lingkod ng Diyos. Amen. Na ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos. Amen po. Amen. So, dito po no, binuhay ng Diyos yung anak ni Jairus. May kita niyo po no, meron pa po tayong 5 minutes and 1 hour. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen. Nakalakang po dito, no? It's interesting that Jairus had great joy for 12 years as he held this little girl, loved this little girl and raised her. Amen po. Minahal po ni Jairus yung bata. Pinalaki, inaluga. Pero po, no, nung umabot po sa point na itong batang to ay mamamatay na at namatay na, umabot po siya kay Jesus. Amen po. And the same, kita niyo po, no, ilang taong gulang po yung bata. Nakalagay po sa Bible, 12 years. Ilang taon pong inaagasan ng dugo yung babae? 12 years. Diba po? The same. Amen po. The same 12 years, there was a woman who had an issue of blood, who was nothing but sorrow. And so the Lord Jesus Christ was able to restore the joy to both of them. Ni-restore po ng Panginoon. No? Yung pagkibigati ng dalawang taon.
From the woman who issued of blood, she received the miraculous healing to the little girl who was dead. She was given life once again. Both of them ended up with a great joy. And they illustrate to us something Jesus our Lord says. Amen po. So conclusion po na tayo. Tapos na po tayo. Amen po. Yes! Tapos na si Kuya. Okay na. Kasi malabatahan po sa amin. Ganun po eh. Yes! Tapos na si Pastor. Ikaw na yan nagsasabi. At sakit. Pero lahat po yun. Tinamaan. Napakasarap sa pakiramdam na tinuturuan ka. Amen. Po. Hindi direkta sa iyo, pero nagsasabi sa nambayan ng Espiritu, ikaw yan. Amen. Hallelujah. Basahin po natin sa John chapter 11 verse 25. I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Amen. Lahat po tayo takot sa kamatayan. Lahat po tayo darating doon. Pero, sabi dito, no, yung pananampalataya natin, ito po yung magbibigay ng liwanag po sa buhay ng bawat isa. Pananampalataya po kay Jesucristo na hindi niya tayo iiwan, no? Kahit kailan, no? Sabi nga, I will never leave you nor forsake you. Amen po. Amen. So, di ba po matapos? Maraming pa po. And in these two stories, you will find and you will see the Lord reaching down to touch one and you see somebody else touch them. No? Meron, makikita nyo po dito na may gusto talagang makita si Jesus, makapiling si Jesus, mahawakan si Jesus upang magaling, at si Jesus na nagpapagaling at bumubuhay ng patay. Amen. Kita ko po dito, no? Kapag nakataas po yung kamay natin, as we reach our hand to touch Him, He will reach down His hand to touch our hand. Amen! Yun po. Praise to God. Hallelujah. May natutunan po ba ang lahat? Amen! Hallelujah. So tayo po ito kayo. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, maraming salamat Diyos. Hallelujah, maraming salamat o Diyos sa iyong mga salita, Panginoon, na iyong tinuro, Panginoon. Na tunay na pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. That we live not by sight, but we live by faith, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, na ipinatindi mo sa amin, Panginoon. Ano yung kalagayan ng buhay namin? Kalagayan ng pananampalataya namin, Panginoon. Yes. Lord, iangat mo po ang pananampalataya ng bawat isa. Yes. Hallelujah. Magkaroon kami ng pananampalataya, Panginoon, na wala kaming doubt, kundi kami susunod. Yes, Lord, sa mga salita, yes, walang pagdadoubt, walang pagdududa, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord, alam namin na ikaw na Jesus, Panginoong Jesus, na hindi nagbabago mula noon yan at magpangailan. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong mga salita na ito'y tumimo sa puso ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-level up pa ang pananampalataya ng mga maraming salamat, Lord, na pinintindi mo na magaya rin namin, Lord, yung buhay ni Jairus, Lord. Yes, Lord. Ang pananampalataya ni Jairus na kahit Lord, na He's willing, Lord, na i-sacrifice lahat ng kanyang possession, ng kanyang professional, Lord, para lamang makamit yung kanyang hinihiling, Panginoon. Turuan mo kami ng pananampalataya, Lord God. Hallelujah na
magkaroon kami ng willingness to sacrifice everything para lamang maramdaman ka namin sa buhay namin, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa buhay, Panginoon, ng babaeng dinudugo na nagkaroon kami, Panginoon, ng pananampalataya na ikaw, Diyos, ay tunay na nagpapagaling. Hallelujah. Maraming maraming salamat na matutunan namin, Lord, ay hindi kami magduda sa iyong nakayaan, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, sinabi mo, by your stripes we are healed, Lord. Lahat na ginawa mo sa Kristo ng Kalbaryo, ito'y natapos na. Hallelujah. At ito'y ginawa mo para sa amin. Para sa aming kasalanan, para sa aming kabigatian, para sa aming mga kahirapan. Hallelujah. At para sa aming kaligtasan. Maraming maraming salamat, Lord Diyos. Patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan sa Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, tulong aking binabalik sa tayong matabi sa pangalan ni Jesus na itong taga-Nazaret. Amen. Amen.